Good morning mga guys. Dito ko ngayon sa ano, probinsya. Probinsya ng Samar. Update ko lang mga guys, ang panahon dito sa aming lugar ay napakaganda. Yan ang araw. Sisibol na mga guys. Yan. Hindi pa makita nasa na takipan pa ng makapal na ulap mga guys. Ito ngayon ang kalagayan ng panahon namin dito. Kita mo naman yung mga kalusada, walang traffic, kulang sasakyan, walang pollution. Kaya para makahinga na maganda, pumunta na kayo dito sa probinsya para mahanginan kayo ng masarap na hangin, malamig na hangin. Dahil ngayon ay Oktubre na. Ano na ngayon ang amihan? Yan ang masasakyan. Tuloy-tuloy, walang traffic. Yan, papunta yan ng alin mga guys. Papunta ng alin ay walang traffic. Tuloy-tuloy ang takbo ng sasakyan. Ang kabundukan nito ay lantian. Wala nang kaingin na makikita niyo. Ang ilog ay malinaw. Yan, malinaw ang ilog mga guys. Walang kahangin-hangin. Ito ang building ng fisheries. Fisheries. Kailan wala pang palisdaan dito. Siguro balak pa lang ito kasi ito dito. Ano ito? Kanipaan. Yan pang malaki ang dagat. Ano ito? Inaabot ito dito ng dagat. Kaya siguro yung pamahalan dito sa amin, balak na tayuan ng fishpan. Fishpan. Para sa mga bangus. Ito. Building daw ito ng fisheries. Kahit sa kabila, ano din yan, kanipaan din yan mga guys. Kanipaan din yan. Kaya ito ang view dito sa aming lugar. Ito naman dito yung sa klasada. Kasi yung ibang mga kuwa ko dun sa tabi ng dagat. Kahit saan ka dito, pumunta mga guys kung gusto mo kumita. Kung gusto mo kumita, di magtanim ka ng palay doon. Kasi malawak naman dito ang ano, palayan. Sa likod na yan, ang mga nyuban. Palayan yan. Yan, mabibilis ang takbo ng mga. Galing Davao yan. Mare, mga saging ang karga niyan. Mga saging galing sa Davao. Kung galing naman sa Maynila, mga kargamentos na i-deliver sa ano, sa mga barangay papuntang Mindanao. Kasi yung Samar at Kaliti ay connection na. Matagal naman yan ginawa nung kay President Marcos pa, yung San Juanico Bridge. Yung San Juanico Bridge ay nag-connecta yan sa probinsya ng Samar at probinsya ng Kaliti. Kaya madali lang ang biyahe.
dahil mayroon ng tulay. Ito ang galing sa Maynila. Yan o. Mabibilis. Mabibilis. Proba ng biyahe. Ng bus. Yung naririnig nyo, ting umaga yan, alas 6 ng umaga, meron panalangin sa barangay. Binabanggit doon yung mga awit, 21. Maganda rin naman kasi bago mag-umpisa sa trabaho, meron din salita ng Diyos na marinig nanditong barangay Binaliw, para marinig nila ang salita ng Diyos na nag-iingat sa mga tao. Ang Diyos nag-iingat sa mga tao. Kung tayo ay nakakilala ng Panginoon. Kung hindi tayo nakakilala ng Panginoon, hindi ka dapat tumawag. Wala kang Diyos eh. Ito ngayon ang kalagayan ng panahon dito sa aming lugar. Dito ako sa Binaliw Bridge. Ito ang kapalit ng mga dating jeep. Itong Kalmuda. Yun o, Kalmuda. Kapalit ng lumang mga jeep. Kalmuda. Ang pumalit dito ng mga bagong sasakyan nito, Amwik at saka Kalmuda. Sa Manila, hindi nila matinag-tinag yung mga lumang jeep. Tuloy-tuloy pa rin sa mga pumasada. Yung truck na yun, saging ng karga. Saging ng karga. Dito sa, ano, automatic talaga, wala na. May jeep na kikita ninyo, pero hindi na pamaseros yan. Ano? Yung jeep na yan, ano, hindi na pampaseros yan. Ito, Kalmuda. Kaya wala nang problema, wala nang siksikan dito. Bawal na yung sa taplod eh. Bawal sa taplod ng sakay. Kaya wala nang mga tao dito na umakyat sa taas sa bubong, dati kagaya sa maneho pa ako. Mas marami pa siguro yung tao sa taplog kaysa ano eh, sa baba eh. Ngayon dito, bawal na. Pero pagdating ng aksidente, nung isang araw mayroon ng na-aksidente dyan sa tapat ng barangay. Isang single na motor at saka ano, yung sinasabi nila dito kuliglig, yung ano, yung may sidecar. Meron pa rin, gaano ka laki na yung kalsada, meron pa rin maksidente. Hindi mo talaga masasabi yung aksidente. Yan ang mga bagay na hindi inasahan ng tao. Aksidente. Kasi kung alam lang, hindi mangyayari yan. Dahil ang lapad ng daan, ang luwag oh. Kita naman ninyo ang luwag ng ano, kalsada. Samantala mayroon pa rin ano, mayroon pa rin talaga mga aksidente. Yan ang service ko na ano, bike dito sa ano. Bahay ko dito sa probinsya, sa Samar. Kasi itong
ng lalulukan. Kaibigan nyo na maliit na vlogger, wala pang sahod galing sa YouTube. Kaya naman mga guys, paki-like naman, subscribe. Ang subscribe isa lang beses yan, pero ang like sa mga video mo, pwede ka mag-like kasi diyan binabasihan ng ano ng YouTube yung mga like, mga views tsaka like. Kaya mga guys, pakitulong naman po sa konting channel ko ito, munting channel yan, mga saging yan galing Davao. Malalaking truck, dati hindi dito dumadaan doon sa ano, south road sa ano, hanggang Ataraman. Ngayon pwede na, pwede na. Lakad-lakad ako mga guys dito sa uwi. Pagkaba dito mga guys, hindi nito madilim dahil may mga solar, may mga solar light yun. Nakakamit namin ang kaligtasan at proteksyong aming hinihili. Tabi na rin ang tabi ng kalsada, may mga halaman. Ito ang tinanim ng mga tauhan ni Engineer Rooster. Marami rin siyang alaala kahit hindi na siya dito ang naghahawak na pag-ayos nitong ano sa kalsada. Marami siyang alaala na nakikita ng mata ko. Yung mga tanim na yan, lago, kabilaan. Yan ang mga palayan. Hindi lang yan, konti lang dito palayan nakikita natin doon sa bandaroon kapuntang bundok. Maluwag ang palayan doon. Nakaranas din ng ano, walang mga pananim dito ano, kasi natuyo yung irrigation. Isang taon wala silang ani. Ilang tubig eh. Ngayon tuloy-tuloy ng tubig mga guys. Kaya yan, marami ngayon nagtanim dito ng palay. Yan ang kabundukan. Luntian. Luntian. Karga yan, mga paninda, mga
mga sitsiriya, mga dayapir. Maraming pangargayan mga guys. Kaya malaking pakinabang itong highway dito. Malaking pakinabang. Bilis na ang biyahe ng mga paninda galing Maynila papuntang Samar, papuntang Lipi, papuntang Mindanao. Dito na dumadaan mga guys. Pwede na dumaan dito galing Maynila yung papuntang Davao. Papuntang Davao pwede na umiyahe dito. Yung pag-uwi ko nga noon, mayroon nakamotor lang galing Maynila. Dalawang sasakyan. Yung isang sasakyan mayroon ano, kasamang babae. Asawa siguro niya yun. Masama. Kasi kung napagod ka, pwede ka naman magpahinga eh. Tumabi ka muna. Saka marami naman makainan dyan sa tabi-tabi. Galing Maynila, galing Maynila. Maraming makainan na. Kung gusto mo magkape, pwede ka magkape. Pwede ka magmerinda. Yan ang tabuan dito sa Binali mga guys. Tabuan. Yan, may dumarating na malaking truck. Ang karga niyan, mga motor. Siguro galing ito Tacloban, Balogan. Yan o. Yan ang multi-purpose ng aming barangay. Barangay Binali, multi-purpose. Yan ang paralan dito sa aming lugar, Barangay Binali. Dito ako nag-aral mula grade 1 hanggang grade 4 lang. Kasi dati wala pang grade 6 dito. Kaya naka-grade 6 ako doon sa San Joaquin. Maglangat ka sa umaga ng 3 kilometros. 3 kilometros isang oras ang lakad. Pamunta doon sa school. Hapon naman, lalakad ka naman pauwi. 3 oras din. Kaya kung hindi ka mag-sikap, hindi ka makatapos ng ano, elementary. Grade 6. Amwik. Hindi ka makatapos. Kailangan kasi mayroon kang ano, pag-sikap na makapag-aral ka. Maglakad-lakad na lang ako dito mga guys. Ang pag-uwi sa bahay. Ito ang aming lugar, Barangay Binali. Lakad-lakad tayo. Hmm.
Yun ang pamangkin ko sa pinsan. May stroke. Dito sa aming lugar, marami dito ng stroke. Hindi ko alam, dati hindi naman ganyan na marami na stroke. Ngayon, dumadami. Siguro sa init. Mainit masyado ngayon ang panahon. Kalbayog ka naman sa Adaner? Kalbayog? Mm-hmm. Oh, mayroon ka ng franchise? Ah, parang kaya ano? O parang kaya ano? Ito kaya ano? Don? Ganun si Don. Walis-walis sa umaga. Ito ang tangke namin na minsan umuapaw yan, oh, tumutulo sa taas. Overflow. Malapit na ako sa bahay. Kaya naman. Yan ang bahay ng tatay ko. Luma. Pinakalumang bahay dito sa aming lugar. Nandito na lamang. Nakarating na ako sa aming lugar. Sa aming bahay. Magandang umaga ulit. Bye.